Welcome back to my channel. So guys, nagagawin tayo ngayon na ano, nagagawin tayo ng washing machine. Tingnan na kasi ng technician to. So, tingnan natin kung anong ano nila ginawa kasi yan. Bago naman siya. Ayan, nag-F08. Nag-F08 siya guys. Pero bago daw to, bago yung problema na yan, ano, nagbiblink lang siya yung mga ilaw ni dati. So ang gagawin natin, ibabalik lang muna natin tong ano, yung dati niyang PCB. Kasi pinalitan na siya ng PCB. So ibabalik natin to muna para ma-check natin kung ano yung original na problema niya. Okay, so ganyan, samahan niyo ako guys. So, ganito yun. Ayan. Ito guys. Ito yung PCB niya. Ibabalik muna natin yung dati, yung luma. So, ibalik natin ito guys, na luma PCB niya. Balik natin. Para malaman natin yung original na problema niya. Ayan. F08 din, parehas lang. So, pagkain mo guys yung error code niya, i-ano ko na lang ito, i-flash ko na lang sa ano, ilalagay ko na is caption. Ang pagtingnan mo guys yung F08 niya, ang sinasabi dito yung problema niya, yung heating element ng washing na problema, or may okay, yung relay nung heating element nag-stack up na. So yun ang posibleng problema niya. So pwede yung PCB ang problema or yung heating element. So i-check natin ngayon guys. Samahan niyo ako para i-check natin. So guys, dito yung heating element niya. So sabi dun sa ganun sa ano, sa error code niya, ng whirlpool error code, ang F08 daw is may problema yung heating niya. So gagawin natin, checkin natin kung buo pa yung heating niya. Ayun guys, ayun. So yun ang problema niya guys. Sira yung ano niya, heating element. Sira yung heating element niya. Ito yung problema niya. Ayan. Tagal natin yung drone. So yun guys, itong heating element niya ang problema. Yan ang problema niya. Kaya pala nag-error 08. Okay. So kailangan natin palitan yan. Wala sa PCB yung problema guys, sa heating element. Gawin natin, lalabas natin yung ano. Ganito lang naman paglabas ng ano yan, ng heater nga. Okay natin kung siya ilabas. Hindi
Medyo mahirap lang talaga tanggalin, guys. Kasi ayan, tagalan itong ano, pinaka-sensor niya. Pero mahirap talaga tanggalin to. Ayun. Tanggal din. Tanggal din siya. Ayan guys. Ayan yung heater niya. Tanggal din sa wakas. Tigas. 08. Heater ang problema. So ito guys. Meron tayong bago. Bagong heater. Kakabit natin. Okay. So pag magkakabit guys ng ano, bagong heater, lalagyan mo siya ng konting gratsa dito para mabilis mo siya kung ipasya ko yung ulan. Kunti lang para pagpadulas mo para hindi tapos saka natin ipasok to. Ayan yun guys. Okay. Ayan natin. Basta baba para makita mo. Ayan ang heater. Okay. Ayan yan. Ayan yan. Ayan. Diba? Kasi hindi rin pasok kasi hindi madulas siya. So, papasok ka agad yung heater niya. Ano lang guys, simple. Tapos, saka natin, saka mo ihigpitan yung screw. Saan ka ba? Saan kita? Okay. Saka mo ihigpitan to guys. Para lumapit yung bakal sa loob. Para ma-press niya yung rubber. Yun yung pinaka-seal. Para huwag lumabas yung tubig. Ito pala yung ano ito guys, yung sensor niya. Mahigpit na siya. Check nga natin ulit yung heater niya. Okay na siya. Balik natin yung mga connection niya. Grounding. Tapos sa medyo maluwag siya kaya higpitan natin ng konti. Natin ng konti yung clips niya. Ayan. Luwag pa rin. Ayan. Okay, isa pa. Mahigpit naman siya. Okay guys. So, testingin na natin ulit. Ayan. Wala ka pa siguro natin barbadya o hindi na. Ayan. So, basta guys. Gagawin natin, titestingin natin siya kung maglalabas siya, okay? So, check natin. Natin sa cotton. Okay. So, yun lang guys. Naglalaban na siya.
Kung pag natapos yan, finish, ibig sabihin okay na siya. Okay? So, ayan guys. Nag-end na siya. Ibig sabihin, wala na siyang problema. Okay na siya. So guys, may nakatulong na naman guys sa ating video. Hanggang sa susunod na video guys. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and comment. Salamat guys!